Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte at para makabayad sa mga pagkakautang. Ang hirap talaga kapag merong mga utang, ang sakit sa ulo. Kung kayo ay nag-iisip kung paano kayo makakabayad ng mga pagkakautang nyo, kung kayo ay namo-problema palagi sa pera, kung kayo ay nahihirapan na at parang mabigat ang daloy ng pananalapi sa inyong buhay, meron akong ibabahagi na makakatulong para makabayad ng mga pagkakautang. Kung kayo ay naniniwala, panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Maraming paraan ng pampaswerte at mga ritual na para makabayad ng mga pagkakautang. Kapag gumagawa kayo ng mga pampaswerte, kailangan lamang ay meron kayong 100% na paniniwala. Paniwalaan ang mga pampaswerteng ginagawa para ito ay maging epektibo at tumalab talaga. At maging positibo sa lahat ng bagay. Alisin ang mga negatibo mong naisip, ang mga galit at sama ng loob, iwaksi mo muna yan. Gagawin ang pampaswerteng ito o ritual na ito para makabayad sa mga utang sa araw ng Martes at Biyernes sa umaga, napapasikat ang araw. Pwede kang humarap sa silangan at magsindi muna ng puti o green candle o kandila bago simulan ang pamamaraan na ito. At mangangailangan tayo dito ng mga babasagin na mangkok, mga bowl o mga ganitong cup o baso. At mangangailangan din tayo dito ng isang pares ng balat ng itlog. Kaya kung kayo ay mahilig kumain ng itlog, huwag niyong itatapon ang mga balat niyan kasi madalas din gamitin ang balat ng itlog sa mga pampaswerte sa pera at sa paraan ng para makabayad ng mga utang. Dudurugin lamang itong balat ng itlog at ilalagay dito sa cup, sa babasagin na cup. At mangangailangan din tayo dito ng buong paminta, kahit kalahati lang ng kutsara ang ilalagay. Ang paminta ay nauugnay din sa kasaganahan at prosperity at nag-aakit ng pera. At ginagamit din ito para sa pamamaraan ng makabayad ng pagkakautang. At mangangailangan din tayo dito ng bigas, kahit kalahati lang din ng kutsara. Ang bigas naman ay simbolo ng kasaganahan at nagpaparami ito ng mga blessings at mga pera na paparating sa'yo. At mangangailangan din tayo dito ng isang dahon ng laurel. Buo man ito o hindi ay ayos lang. At susulatan mo ito ng utang dito sa dahon ng laurel. Dahil ito yung kailangan nating masolusyonan. Ito yung problema natin ngayon na utang. Kaya kailangan nating makabayad. Ito yung kailangan nating ma-attract. Ito ay susunugin. Pero bago mo sunugin ang dahon ng laurel, kailangan ay bulungan mo muna ito ng mga kahilingan mo na makabayad ka na ng mga pagkakautang, magkaroon ka ng maraming pera para makabayad ka ng utang, hindi ka na mamroblema pa sa pera, magbukas ang mga opportunity para ikaw ay magkaroon ng pera at magiging magaan na ang daloy ng pananalapi sa inyong buhay, hindi na maalat at palagi ka na lang magkakapera. Pwede mo ding banggitin na makakabayad ka na doon sa mga taong pinagkakautangan mo. Lahat ng mga kahilingan mo, lahat ng mga gusto mong ibulong dito sa dahon ng laurel ay ibulong mo. Sabihin mo dito sa dahon ng laurel nang walang gamit na sana. At samahan mo ng mga good intentions. Yun ang pinakamahalaga, ang pagsabi ng mga good intentions mo. At saka mo ito susunugin. At ang abo ng dahon ng laurel ay ilalagay dito sa cup. At pagkatapos ay kukuha ng isang kurot ng asin. Lagyan ito ng isang kurot ng asin para makontra yung mga usog, yung mga inggit. Kontrahin mo yung mga taong may inggit o kumukontra ng pampaswerte na iyong ginagawa. At makaiwas ka sa mga negative energies. Kaya lalagyan mo ng konting kurot ng asin. At pagkatapos ay hawakan ulit ang pampaswerteng ito at ibulong mo
ulit ang mga good intentions mo na makakabayad ka na ng mga pagkakautang, mababayaran mo na si ganito kung sino man yung mga pinagkakautangan mo, at makakaakit ka na lang palagi ng maraming pera, magkakaroon ka ng maraming pera, at hindi ka na makakaranas ba ng kahirapan, ng kagipitan, at ng mga kamalasan at mga pagkakautang. Kaya kung kumpleto kayo ng mga sangkap, ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang pamamaraan ng pampaswerteng ito para makabayad na sa mga pagkakautang. Ilalagay lamang ang ginawang pampaswerte sa altar, sa pasimano ng bintana, sa itaas ng kabinet o sa inyong mga kwarto. At tatagal lang ito ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw ay i-dispose na ito sa basurahan, itapon sa malayo sa inyong tahanan, o kaya ibaon sa lupa. Gumawa lamang kayo ng gumawa ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte at hayaan nyo lang sila dyan na mag-manifest. Magpatuloy pa rin kayo sa pagtatrabaho para kayo ay makabayad sa mga pagkakautang. Ang mga ito ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, at pagtatrabaho, at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa Poong May Kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay at umunlad sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.